market is down by 56 points. Mukhang nagka-profit taking. Hello mga titos and titas. Welcome to Tito Vlogs. Today po, it's a Friday. Weekend na naman mga titos and titas. Ay sisilipin natin yung index, ano ginawa kabuuan ng buong week. Weekly wrap nga, ika nga no, mga titos and titas. So, saan tayo papunta next week? Importante ho yan, ha, mga titos and titas. And, syempre, no, isama natin yung Dito, MMSCC, MARC, and FNI. Mga titos and titas, let's have a short prayer po before we start. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. Amen, amen, amen. So mga titos and titas, ha, yung mga napadaan lang po dito sa ating channel, ito po Tito Vlogs ay channel about the stock market, na kung saan ay sinishare po natin yung ating 13 years of experience sa pagtitrade nitong Philippine stock market. Ito ho yung tinatawag nating mga Tito Moves. Yung iba kasi dito, hindi nyo ho mababasa nga. Hindi nyo mababasa sa libro, no? At yung iba, wala naman din sa chart pero nangyayari. So, yung practical way of understanding the stock market, nandito po sa tambayan. Kasi nga, tambay style lang, kwentuhan style lang. Pero hindi ho ito ang simula, ha? Ang simula, yan. Yang hong starter kit, dyan ho kayo magsisimula. Bakit? Dahil nandyan ho yung mga basic principles and foundation na kinakailangan ng isang trader para mas maintindihan niya kung paano nagwo-work itong market, di ba? So yan po, kung gumagustuhan niyo itong channel natin, wag niyo hong kalimutang i-click yung subscribe button at i-click niyo na rin yung sana all sa notification bell, dahil every Monday to Friday ho ng 9:20 AM nagkakaroon ho kami ng online live stream dito sa Tambayan. So matatawag kayo. Oo, nagkakaunahan diyan sa Tambayan na yan, ha. Oo, mga titos and titas. So baka lang ho, no, baka lang magustuhan niyo itong Tambayan, ay join us po mga titos and titas, ha. At syempre, no, syempre yung mga solid Tito Natics natin na naka-auto-like na, ayan, no, pagkanood ng video, like agad, at saka yung naka auto no skip ads. Yan. Salamat po, ha, mga solid Tito Natics natin doon sa mga panonood ninyo at yung pagiging patient, eh, no? Sinasabi natin ang patient nila sa panonood ng mga ads. Thank you din, no? Thank you din syempre doon sa mga solid Patreon Natics natin ay dahil, no, dahil tayo ho ay nagsiling na, no, nitong week na to. Nagsiling na rin. Pero si Tito Santos, wow. Naka SRO, naka abangers. Ayan, ayan, mga titos and titas, ha. Ay salamat po, ha. Salamat po sa inyong pagsuporta dito sa ating TVC. Ayan. Sige, tuloy na po natin yung ating market summary. So, eto ho, ano ba ginawa ng market kahapon? Up tayo, no? Kahit na down ang GDP data natin, ay pinakitaan tayo ng market. Wala akong pake sa GDP, sabi niya. Pero kanina, ito, obviously, this is a profit taking. Down po tayo ng 56 points or 0.96%. So, sa 5846 po tayo. Nagsara, okay? Mix po ang ating session dahil, ilan ba ito? Isa, dalawa, tatlo ang sectors na nasa red and tatlo naman ang nasa green. Yung financial ay nasa red, holdings and properties. So, financial, holdings, properties, nasa red po sila. Ang nasa green naman ho is yung industrial, mining, and services sector, mga titos and titas. So, mining is leading, no, kasi up po yan ng 2.46%. Nababanggit ko naman sa inyo, no, 'di ba? Ito ho ay mining season, no, mga titos and titas. Yung mga nagtatanong o kaya nagtataka o medyo nag-iisip-isip pa, no. Baka mamaya nakikita nyo, mataas na. Oo, tapos na. Oo, akala nila yung iba kasi parang iniisip baka patapos na dahil may mga umakyat na, eh, no? May mga umakyat na ng mga stocks, no. Pero para sa akin ho, ah, based sa experience lang din, maikwento lang. Atin-atin lang, ano. Mukhang eto ho ay simula pa lang, no, ng mining season. Parang ito pa nga lang kung maituturing, parang ito pa lang yung planting season, eh, no, mga titos and titas. So makakakita ho kayo ng mga stocks dito na binobomba tapos biglang nagko-correct. Syempre pag no bodega no bomba rule tayo dito, hindi kayo sasabay sa bomba, doon kayo sa correction. Oh, yun nga kaya sinasabi natin, parang ito pa lang ang planting season. Kailan ang harvest?
Yon, sa summer. Sa summer po ang harvest ng mining, ha? O yan ha, Tito Moves yan, Tito Moves, ha? I-like nyo po ha, mga titos and titas, ha? 113 ang ating gainers and 82 ang ating losers. Oo, lamang ang ating gainers. Probably may mga small caps eh, no? Umaakyat mga titos and titas. Mas marami ang nag-green na small caps. Yan. Meron ho tayong, ang dami nito. 10.9 billion shares ang tinrade natin ano, ngayong araw na to. Hindi ko lang alam kung saan ho nang galing yung shares na yan. Baka mamaya may news tayo about EMP, eh, no? Yung about Emperador and SEC. Baka mamaya doon galing. Ano? Malaki ho ito, 10.2 billion shares ang value traded natin. At meron tayong malaki rin, no, na net foreign selling na 6.78 billion. Baka ito kasi yan, baka yung 6 billion foreigns na lumabas. Oo, parang ganun ho pag kinukuwenta mo, 'di ba? Baka yung 6 billion nito na worth lumabas lang na foreigns, ha. So malaki ho ito, ha. Malaki ho ito, ha. So far ito isa sa mga pinakamalaking net foreign selling na nakita natin, ha, mga titos and titas. Mamaya sisilipin natin yung chart kung saan pupunta after nitong ating mga tabalits. Ito po ay sabi ni Tito Ben Jokno. No, sabi niya, BSP chief sees no doomsday scenario in PH economy. Okay, the Philippine macroeconomic fundamental remains sound despite a record contraction of gross domestic product due to the impact of coronavirus pandemic, according to Tito Ben Jokno. Okay, so sabi niya, it was unlikely for international debt watchers to downgrade the Philippines' credit rating, which stood at only one notch below a coveted A level when the COVID-19 pandemic struck. So, confident si Tito Ben. Sabi niya, wala yan. Wala yan. wala naman tayong ganyan tinitignan. Mukhang hindi naman tayo madadowngrade. Mukhang yung mga last credit rating review natin, ano, wala naman tayong downgrade ho na nakita. Titignan natin, ano, with the GDP data na pumasok, no, and of course makakakita tayo ito mamaya yung susunod na balita natin, yung debt burden ratio natin, so makikita natin kung wala nga ba talagang downgrade na mangyayari. So yan, ha, pero sabi ni Tito Ben ay wala naman daw doomsday, pwedeng recession lang pero mukhang hindi naman daw doomsday. Ayan, ha. Next balita galing pa rin po sa Philippine Daily Inquirer. COVID-19 vaccine uncertainty tempers PH growth goal for 2021. Okay, oh, ito naman. Without a vaccine yet to prevent COVID-19 spread, President Duterte's economic managers have tempered growth expectation for next year despite recovery from this year's recession. So, ibig sabihin na kung kahit makaka-recover po tayo daw, no, dito sa recession na to, ay maaari pa rin na, no, maaari pa rin daw na mag-iba yung forecast ng growth sa 2021. Kasi nga kung wala daw vaccine. Okay, ha? So titingnan natin ano nga ba ang pino-forecast nila. Pero kasi itong year na to, ito, the cabinet level Development Budget Coordination Committee last July 28 approved via ad referendum their projection that real gross domestic product will contract between 4.4% and 6.6% or an average of 5.5% this year. So, ang contraction daw natin, so ang ito ang ini-expect nila, 5.5%. Yan. So, yan yung babantayan natin, yung full year contraction. So, ngayon, parang sa pagkakabasa ko, nasa 7% na tayo yung first half, no? So, kung tinatarget natin na 5%, so most likely ay dapat mga 4% lang ba? Tama ba yung contraction natin? Or 3.5% para mamasok tayo sa 5.5% target this year na ano, no? Na contraction o ng GDP, no, mga titos and titas, yung negative GDP natin. So, titignan po yan, ha, mga titos and titas, dahil pagka hindi na naman na-hit yan, ay alam na this. Next balita, PH debt now at 48.1% of GDP and growing. Oh, eto ho, di ba? Mainit na usapan ito nung nakaraan yung 9 trillion debt. Eto yung tinitignan, eto yung basis, yung debt burden ratio, debt to GDP ratio. So 48% na daw ang ating utang percent
ng GDP natin, yung ating utang, from last year kasi nasa 39% lang po, mga titos and titas, no? Bumaba ng konti, no? Ito, no? Ito lang, pagka, ako hindi naman ako ekonomista, no? Pero pagka tinitignan mo, dahil nga syempre, yung experience natin dito sa markets, kapag ina-analyze mo yung data, di ba? So syempre, tuluyan tayo nangungutang, tapos yung production natin dahil sa COVID-19 ay bumagal, no? Yung ating economy. So, we expect na talagang lolobo tong debt to GDP ratio natin. Ngayon, ang hindi ko lang alam dahil nga hindi naman ako ekonomista, ano ang acceptable level? Oo. Bakit importante ho ito? Kasi ho, ito ho yung basis ng mga nagpapautang sa atin kung papautangin pa ba tayo. Oo, kaya importante rin ito, no, mga titos and titas. Abay, kailangan din talaga, no, na mabuhay yung economy. Ito nga, sa boxing may tinatawag nga, no? Actually, dito rin sa stock market, mga titos and titas, no? May tinatawag ho dito na roll with the punches. Yan. Kumbaga, wag mong kukontrahin. Dahil sa pagka lumaban ka, lalo ka mabubugbog. Yan, mga titos and titas. Ibig sabihin, sa stock market, may ganun din. Ano? Ibig sabihin, kung halimbawa, ang sinasabi sa atin ng market, ito na nga, contraction, recession, bear market, wag mong kukontrahin. Don't be a bull in a bear market dahil bubugbugin ka ng bear sigurado. O, yun po. Tito Moves yan. Ha? Tito Moves, mga titos and titas. Ha? Next balita, Emperador in, Semirara out. O, ayan, ha? Ito na. Tycoon Andrew Tan led Emperador will rejoin the PSE effective August 17, replacing SCC. This was based on the result of PSE index review from July 2019 to June 2020. The semi-annual review of indices ensures that exchanges benchmark reflect the performance of the best securities in the stock market in general and its sectors. Okay. O yan, mga titos and titas, so nag-reshuffle, pasok ang Emperador, mukhang marami na namang malalasing neto. Oo, ha? Mukhang marami na namang maglalapad. Mga titos and titas, ha? Pasok ang Emperador, out po yung SCC. Marami nagtatanong sa atin kung ano ba ang mangyayari sa SCC. Kasi nakikita naman natin yung chart, eh. Mamaya sisilipin natin, ano? Ngayon, ang duda ko lang, no? Ito, hunch lang ho ito, mga titos and titas. Baka kasi factored in na yung presyo ng SCC dito sa pangyayari na to, sa rebalancing ng index. Okay, so silipin po natin mamaya yung charta, mga titas and titas. So yan muna yung ating mga tabalits. Ipasok natin yung market. So PSE, ano ginawa? Nag-open tayo ng 5906 and nag-low ng 5834. Nag-close tayo ng 5846. So almost sa low tayo nag-close. Hindi na nga din natin na-touch itong yellow, eh. If you will remember, yesterday I was saying na ang gusto ko nga sana man lang tinawid dito. Oo, kaso nga hindi tinawid. Nagkahiyaan, eh. So, anong scenario ang nakikita natin? Sa daily kasi, talagang bearish tayo kasi considering na we are trading above all the lines already, ha, mga titos and titas. As early as last week, binabanggit ko na ho sa inyo to, ha. Oo, I hope, no, tinake nyo yung chance na this week, no, lalo na nung nag-rally, no. Kasi biro mo, down tayo nung Monday, tapos Tuesday, Wednesday, Thursday, nag-rally tayo. So sana tinake nyo opportunity na yon to realign also your portfolio. Yung ibang patriotics natin, ha, nakakatuwa dahil medyo lumambot na raw yung sell button nila. Lumambot na ba, Tita Mia? Lumambot na ba yung sell button? Yun ho ang kagandahan doon sa Patreon, ha, mga titos and titas. Ha? Yung mga iba, no, pwede nyo akong tanongin doon. Itanong nyo ano gagawin nyo doon sa portfolio nyo. Kaya ho kayo nandyan. Marami hong mga nagtatanong sa atin dyan sa Patreon na nasasagot siyempre natin, binibigyan natin ng sound advice, no, kung ano yung tingin natin dun sa portfolio nila, no, and basing ho, una siyempre sa chart, secondly, dun sa nangyayari sa market, no, and lastly, yung kanilang risk appetite. Yan ho, ina-assess natin yan. Yun ho ang purpose ng Patreon. Kaya ho yung mga patriotics natin, ano, baka ho nahihiya lang kayo mag-PM, ha? Huwag kayo mahiya. Tanong nyo po, no? Kasi si Tita Mia, yan, nakita mo, ha? Lumambot na raw yung kanyang sell button. Lumambot na. Ayan ho, ayan, mga titos and titas, ha? So, eto ho, no?
Sa weekly kasi, eto eh, eto dati nga natin eh. Ayan oh. Sa weekly, nag-close na tayo below this red. No? Sinasabi natin, yan sana yung sasalo sa atin at gusto sana natin mag-dribble-dribble. But this week, nag-close po tayo below the red. So again, another bearish, no? Another bearish scenario po ang nakikita natin dito, ha? Mga titos and titas. Ito sinasabi sa atin eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, no? Yung market, binibigyan tayo ng sign lagi, binibigyan tayo ng chance to exit, no? Oo, yun nga lang, mas madalas dinidisregard natin yung mga sign na yon kasi we are hoping, no? Hindi, baka mag-rebound, hindi, baka umakyat pa. Hindi, sa ganito na ako magbebenta pag umakyat pa ng konti. Hindi, pag may kita na lang konti, tsaka ako magbebenta. Hindi, kahit break even, tsaka doon ako magbebenta, di ba? Pagka ganun ho kasi yung basis ninyo, pag hope ho kasi ang basis ninyo ng pagbebenta dito sa stock market, malamang sa malamang, hindi ho kayo kikita at maiipit kayo. Oo, kaya tayo, masyado tayong ano dito masyadong naka-focus, pero sabi nga natin our loyalty is dun sa chart, ano ginagawa ng market, di ba? Hindi dun sa hope kasi ito na ho yung mga data pinasok na sa atin eh. Ito na, no? Contraction, profits ng mga corporation, ng mga listed companies, oh, mostly down, di ba? So ano ine-expect natin, ano ine-expect natin na gawin itong index, di ba, mga titos and titas? Yun lang po, no? Yun lang yung sa akin, ano? Sana, no? Sana may mga nakinig. Sana may mga nakinig. But I'm not saying I'm correct, no? Sabi nga natin, the market is always right, not us, no? So next week, magkakaalaman tayo. Okay? Kung nag-aantay-antay pa kayo, okay? Ano support natin since nalaglag tayo dito sa weekly? Ito po ang support natin. 5519. Ayan, yan. 5520 level ito kung saan ho ito. Yan, yung area ho na yan. Yung 55 area, this will be our next support, mga titos and titas. So, malayo-layo yan. 300 points ho ang ibabagsak niyan, ha? Tapos, syempre, ang ating resistance pa rin is itong red line, okay? And then yung EMA, yan. 6,000, ano? 6,000 ang major resistance. Pero, tingin ko, kung hindi na ito aakyat, siyempre, magkocross na rin yung EMA, magbe-bearish tayo eh, magsasabay-sabay tayo. So, 6,000 muna ang resistance natin. So, nasa 5,800 tayo ngayon. And ang support po natin is nasa 5,500, mga titos and titas, ha? So, you have to be very careful, extra careful, no? Mga titos and titas, nako, wag ko kayo magpapaipit. Sayang, kasi ako, honestly, napifeel ko yung next bull market is just around the corner eh, no? And we just have to wait. The problem lang kasi, no, kung maiipit ka ngayong season na to, naipit yung capital mo doon, halimbawa, dahil probably una mali yung nabili mong stock, naipit ka sa nasa taas, no. Tapos hindi na nga na-realign, halimbawa, yung stock na binibili mo na dating blue chip, no, eh naging cheap, 'di ba? Tapos, 'di ba? Naging cheap siya. Tapos hindi na pala siya magiging part ng new economy. Okay, kumbaga hindi na siya masyadong magiging significant. Kumbaga yung kinang nung pagka blue chip niya, hindi na ganun kasing kinang pagka nag-new economy, sa new bull market, 'di ba? Eh ikaw aasa ka, aantayin mo, naipit yung pera mo doon, naipit yung capital mo. No, nako, yambo, ha, mga titos and titas, ha. Pero, no, yung mga nakabakuna, ay mga naka-attend ng ating webinar, ha, mga titos and titas, na-share naman natin 'yan, kaya nga sabi natin, mindset po before skill set. Ayan, kasi alam na alam mo na, no? Alam yung sinisignal na sa iyo ng market, sell, pero hindi mo maklik yung sell button, no? Kaya importante ho yung mindset before skill set. Oh, yan ah. Yan muna, yan ang ating index. Ipasok natin yung mainit-init, MARC. Tara, ipasok natin. Up kanina to, mining to, ha, mga titos and titas, ha. Ayan, oh. Sa daily niya, up po ito ng 18% kanina. Hinataw. Eh, matagal ng breakout to, tapos nag-consolidate lang, oh. Kasi nag-breakout naman ho yan dito eh, sa pink line, eh, noong 0.78. Ngayon, it's trading at 101. Nag-close po ng 101. Ito yung, ito, sakto. Ito ho yung resistance. Oo, ito resistance yan. Hindi ko kasi alam ang istorya nitong Marc Ventures. Hindi rin natin nababantayan. Pinapasilib lang, ano, nung Patreonatics natin. Eh, na nakabudega. Ayan, oh. 101. Tama-tama. Diyan ho talaga yung resistance, tita. Next natin is ito. Ayan, ha. Kita mo naman, tita Tess, ha. Special ka.
nilalagyan pa natin ang linya. 121 ang next resistance natin, based ho dito sa daily yan ha. And probably ang next na po dyan is, teka, baka may makita pa tayo dito, layo pa natin ng konti. Ito, pwede yan, itong area na yan, 133. Okay, yeah. Ayan na, ang support natin. Tita, ito munang EMA, sosok pa tayo dito sa EMA eh, ayan. Kasi yung EMA po natin, aakyat na yan, so nandiyan muna yung support natin sa EMA, nasa 82, pero paakyat na yan, ilang tulog na lang, nasa 90 na yan, nasa 95 na yan, ha. Tignan natin itong... Sa weekly, kita mo, parang nag-consolidate pa rin, ha? Pero ang taas na ng inakyat na sa daily. Ito ho yung sinasabi ko sa inyo. Na ito, pasimula pa lang. Bakit? Biruin mo, lahat na umakyat, mga titos and titas. Ilan taon nang umakyat yung blue chip, second liner, next blue chip, etc. Pero yung mining, tulog na tulog. Ngayon pa lang nagigising. Ayan, oh, ngayon pa lang, di ba? Nag-rally na yung index, yung mga mining stocks natin, hindi pa nagra-rally. Oh, syempre, cycle ho ito, eh. Oh, hindi naman pwede maiiwan yung mga yan. Ayun, sakto, Tita Tess, ha? Ito, akit na natin ng konti ito, 135. Yan, maganda na. Ang ganda na ng itsura nitong MARC mo. Ang ganda na ng itsura, ha? Ito po yung sinasabi natin, ha? Kasi yung iba, machachani na rito, eh. Ito. Yung iba niya, machachani na. Kasi, ay, ang taas na, mahal na. Oh, pero yung Jollibee, nung nasa 1,300, mura pa. Yung from 300, yung Jollibee, bumagsak ng 200, mura. Oo, naging 100 tuloy. Nagbili yan eh, mura daw, 200 eh. Naging 100, di ba? So, ganun. Ayun eh, yun ang common misconception ho, no, dito sa market. Kasi akala nila, porkit galing ng taas, tas bumagsak. Oo, akala nila, mura na. Tapos, yung galing naman sa baba at umaakyat, akala nila, mahal na. So, eto po, no? Eh, pag tinignan mo, pag sinum out ko nga ito eh, oh, ang layo pa. Isang magaling to, 2 piso. Oh, ano, 2 piso galing. Bumubuelo pa lang. Ngayon, ang diskarte ho dito, syempre, as a rule, no bodega, no bomba tayo eh, di ba? Eh, kung wala naman kayong bodega, sana naka-bodega kayo somewhere here, di ba, sa 80. Kung wala kayong bodega dyan, wag ho kayong bobomba rito. Antayin nyo ho ulit gumawa ng ganito. Ayan, yan, mag-consolidate dyan ng isang araw. Lagi naman nag-consolidate, ah. Ayan, oh, may ugali naman po ito. Ayan, oh, di ba, up, down, consolidate, up, consolidate, up, consolidate, up, consolidate ulit yan. Somewhere siguro here, 95 to, dito, yeah. Ito. 90 siguro, 95, below 1 peso, kaya pa siguro mag-consolidate nito, ha? Pero baka kung hahatawin, kung dediretsuhin, may ugali ito, ha? Tita. Tignan mo, ha? Isang green, isang red, tapos baba. Ito pa, July 6, green, tapos needle na, okay? July 6 yan, ha? Tapos ito, July 23, green, red, green ulit, tas red ulit, tapos konso. Pwedeng green, Lunes red, pwedeng konso, pwedeng red ulit, ganyan. So, intayin nyo ho yung consolidation, huwag nyo na lang habulin. O yan na, yung mga may type dito kay Marc. Next natin, saan na ba tayo? Bombayin na muna natin yung mining, ito, SEC. SEC, eh hindi naman natin alam na madidilis to sa index. Sino ba nakakaalam niyan? Sila lang din naman kasi nakakaalam niyan, mga titos and titas eh. Kaya nga ako, personally, ang kutub ko, baka factored in na. Bakit? Ito ho eh. Ano ba nagkwentuhan yung mga, ano, sabi doon, July ba? Teka, balikan ko lang ah. Asa na ba yung emperador? Okay, eto. Kailan ba sila nagkwentuhan? Teka, titignan natin ah. Ayan. Ni-review nila nung... Teka muna. Old news yata ito ah. Hindi, August 7 pala. August 70 tama. August 7. Kala ko April. Result of PSE Index Review from July na... Kailan ba sila nag-review? Kailan ba sila nagkwentuhan? Hindi natin alam kung kailan nagkwentuhan. Di pala nakalagay dito. Pero, baka dito nagkwentuhan eh. Dito nagkwentuhan yan noong June 5. Ito na ha. Ito resulta. Nagkwentuhan siguro dito yan. Yan. Lumabas na dito. Dire-diretso pa baba. Diba? Okay. Tapos, nag-bottom na tayo. Kung ako kasi, alam nyo naman si Tito Vlogs, no? Sabi nga natin, mas loyal tayo dun sa chart. Although, yung news po na yan, it could be
negative news no sa SEC and pwede namang catalyst po sa EMP, di ba? So sisilipin din natin yung emperador after nito. Eh kung titingnan natin, disregard natin yung news, kung titingnan po natin yung chart, para sa akin, 10 pesos pa rin ako naka-support dito, di ba? Ano ba tayo nag-close ngayon? 10.24, di ba? So 10 pesos pa rin, nandiyan pa rin, ano? Oo. Pwede ka pa nga dito eh, yung 10.02, ano ba low nito kanina? Nag-low pa pala ng 9.99, no? Di ba? Nag-low pa pala ng 9.99. So etong 10 peso level, crucial ito. We need to trade lang ho dito. Oo, kasi para sa akin, ha, tingnan niyo naman, ha. Sa mandate, observe nyo po to. Alam nga namang magbomba, mag-i-drop agad yan dito sa Monday, edi yuko ka agad to, and antulis-tulis. Oh, di ba? Antulis niyan. So, sa Monday, kung magpapanik lahat ng retailers, bababa yan, pero yung mga matatalino, sasaluhin yan. Oh, pwedeng hong ganun, ha? Chart-wise, ha? Chart-wise po tayo. Ngayon, nasa sa inyo yan kung ano yung risk appetite level niyo. Kung halimbawa, you cannot stand this kind of ano na situation na parang... nadili sa index, pangit na. Kung yun ho ang view ninyo, kasi tinitignan nyo, importante sa inyo na index stock ho siya. Again, di ba, yun nga sinasabi natin eh. Ano ba yung reason sa pagbili mo ng stock? Kung binili mo tong SEC dahil nasa index ho ito, abay, kailangan mo na ibenta dahil wala na sa index eh. Di ba? Pero kung binili mo tong SEC dahil mining siya, mining season, binili mo dahil nakita mo okay yung chart, di ba? Pwede mo i-disregard ho yun. So, again, that's just me, ha, mga titos and titas. Weekly-wise, agal na internet ko, ah. Kailangan nandito. Mamaya, papasok natin. Sa weekly niya, mga titos and titas, crucial pa rin na ma-break natin tong 1160 level. Okay, sa weekly, titignan natin. Pwedeng mauntog yan dyan. I'm not saying na kayang i-break yan. Pwedeng mauntog. Dati binreak niya, pero nauntog siya. Ayan po, nauntog dito. So, titignan natin this time kung kaya niya hong i-break itong 1150 siguro to, kasi bababa na tong ano eh. Bababa na tong yellow na yan eh. Yan ha, mga titos and titas. So, we're not out of the woods yet, no? But we could probably found the bottom dito sa SCC. Okay? So, yan ho. So, ano ang karga? Eh, syempre, may bodega ka daman dito, ha? Hindi naman pwedeng bodega mo dito 100% kaagad. Ang karga mo, no? Ang next bodega mo rito, pag na umakyat na rito sa red, kahit na makabili ka 1170, sure ka naman na, 'di ba? Sure ka naman na. Diba, meron kang bodega sa 10, bumili ka sa 1170. O di, mga more or less average mo below 10 pesos pa rin. Diba? So, ganun ho ang pagpuposition, ha, mga titos and titas. Yan ang SEC. Ayan, mababa na tayo. Ano ba tayo? 27 minutes. Huwag nyo hong kalimutang i-like, ah, mga titos and titas. FNI naman, FNI. Tinodo na yung mining. FNI. Iniwan to ng ano? Iniwan to ng NIKL. Sabi ni Tita Tess, kasi nga, meron nga naman daw itong buyback. Hindi ko nga silipin nyo lang kung mauubos na yung buyback. Kasi dalawang taon na to nagbabuyback. Biro mo, bumibili sila sa 2 pesos pa lang. Hanggang ngayon, namimili. Pumapasok ko ito sa buy zone natin, mga titos and titas, ha. Ito po, no, yung ilalim nitong dotted line, 112, di ba? 112, tapos pwede pa yan dito sa 105, eh. So 112, 115 siguro to, 115 to 105 probably, nandun yung buy range na natin. Remember, nagsimula ho tayong bumili dito 90. To 1 peso. Oh, 90 to 1 peso, nandiyan lang yung buy zone natin. Syempre, may channel tayong paakyat. Umaakyat din yung buy zone natin. So ngayon, nasa probably 105 to 115, no, mga titos and titas. Nandiyan yung buy zone. So ngayon, pasok man siya sa upper band pa nga lang. Let's see kung kaya pang bumaba, may ugali naman. Etong huling baba niya, hindi niya natinatch ho itong red, hanggang dito lang siya sa EMA. So let's see kung hanggang diyan nga lang din siya sa red at saka sa EMA. Lagi siyang sinasalo noon eh. So probably yun ho. Wag niyo lang masyadong baratin kasi uptrend ho ito eh. Oo. Baka gayahin ito yung FNI if ma-break na itong 200. Yan. Kasi yung 200 matibay eh. 120 to break to. 120 to break, no? Kaya yung mga may bodega rito, kung medyo naka-ilan swing na kayo at napagod na kayo kakasakay sa swing, hawakan nyo na muna, antayin nyo ma-break itong 200. Diba? Okay, pag nauntog, edi doon kayo mag-swing. Buy uli kayo rito. Yan po. Ayan ang discarte dyan sa FNI. Yung mga patriotics natin, alam na this. Alam na Diza, yun, no? Pasok pa rin, nasa buy zone talaga. Okay, eto po, MACD wise, FNI, aantayin nating mag-cross ng zero. Ang tulis nito, ha? Ewan ko lang kung kayang umuntog nito, pero pagka ganito, malamang sa malamang to,
tatagusin eh. Oh, ayan eh, oh. Antulis eh. Antulis. Ang lakas ng momentum yan. Observe nyo. Observe nyo po, mga titos and titas. Pasok natin. Yan ang FNI. Pasok natin, alimba, yung EMP. Kung kanina, iniisip natin si SCC, factored in na, no? Yung pag-alis sa index. Tignan nyo lang ho kung sino yung nag-sell the previous sessions, no, kung may mga institution. Ano ba kasi importansya ho pag nasa index ka, no? Kasi ho may mga funds ho na ang binibili index stocks lang. Okay? Ibig sabihin, meron silang ganung restriction na oh, ang pwede mo lang bilhin ang lahat ng nasa index. Pag wala sa index, hindi mo pwedeng bilhin. So, ibig sabihin ho, kung yung SEC alam na nila na lalabas sa index, pwedeng dinump na nila yon the previous days pa, no, nakita natin kanina. Pwede hong ganun, ha? Again, this is just my analysis, ha? So, pwedeng the previous days, since nasa loob sila ng SEC, mga funds na yon, nalaman nila na, op, mukhang lalabas to, may bulong-bulungan, lumabas na yung mga funds na yon. Okay? Sa EMP, hindi nila pwedeng gawin yon, ha? Sa EMP, hindi ho pwedeng ganun. Baka mamaya isipin nyo, baka sa EMP bumibili na sila. Nalaman nila, napapasok. Hindi po, bakit, no? Kasi meron silang rule na hindi sila pwedeng pumasok dun sa INDE, sa isang stock, nang hindi pa sila, hindi pa siya listed as index stock. Diba? Magbabiolate sila ng rule nila. Yung isa, walang binayolate na rule noon, lumabas, nag-profit take lang yun, eh. Diba? Sasabihin ng fund manager, hindi, boss, nag-profit take lang ako dyan. Ito, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, pumasok na ako kasi papasok naman yan. Hindi pwede, magbabiolate ka ng rule, diba? So, kaantayin mo talaga na pumasok ito sa index bago ka pwedeng makabili kung ang nasa rule nila is, ang pwede lang silang bumili is index stocks. Okay? So, right now, EMP is consolidating on its high, no, mga titos and titas. Okay? Pero yung kanyang MACD na kayuko, yan na. Ito lang eh, no? Pero pag tinignan mo to, tito, baka mamaya nagkaguyuan dito, ah. Ito, baka mamaya may mga nakakaalam na rin. Ang steep eh, oh. Ang steep, baka mamaya may nakakaalam na rin eh. Binomba na rito sa taas. Oo, yan, ah. Oo, yan. Binomba na dyan sa taas. Ngayon, ito, nakakutob. Ngayon, siyempre, yung mga fund manager, hindi naman sila pwedeng pumasok dyan o baka pwede sila bumomba dyan. Pwedeng ganyan, di ba? O pwedeng ganyan lang. O pwedeng dahan-dahan. O pwede naman ganyan. Yung mga nakabili rito. O sige, benta na natin sa fund managers yan. O, benta na natin yan dito. So, ito ang titignan ninyo. No? Crucial po ito because this is a very steep uptrend, mga titos and titas. May hawak nitong emperador. Since this is a very steep uptrend, crucial ho itong red line. Once ho mag-break ito at mag-trade tayo below this red line, medyo baka magtakbuhan to. Ang next support natin is 870 area and then itong 850 area and then yung blue line na. So yan ha, you have to watch out for this area, ito bong 9 pesos. Pag bumigay ho yan, yun, medyo lighten up ka na dyan kahit na indexes na kit. Baka mag-consume muna yan. Siyempre, alangan naman yung fund manager, itulak nang itulak yan, di ba? Oh, alangan naman ganun, wala namang ganun. Siyempre, yung mga fund managers, bumubuelo din yan. Hindi naman pwedeng tumulak lang ng tumulak yan. So, observe nyo po yan, ha. Yan po ang emperador. Pasok natin yung dito. Total weekend naman, ha. Pasensya na, medyo humaba. Isa na, dalawa na lang dito and MM. Importante lang makita natin yung weekly neto eh. Si dito mukhang nagkakapagura na. Marami na yata ang napapago dito at naiinip. Ito na gusto nating makita. Sige, ito na. Dito ka na mag-conso. Sana dito mag-conso. Nakikita nyo ho yung red, yellow, and blue, and pink. Ang gusto natin, magtahi-tahi na muna yan dyan. Somewhere here. Yan. Angat mo pang konti rito. Yan, itong gitna, 290. 290 to 3 pesos level. Sana dyan. Pagka dito sa 250, pwede rin naman yan. Pwede rin naman dito sa 250 to 3 pesos. Kaso masyadong mataas. Wala naman kasi, parang wala siyang ugali na ganun eh. No? Parang ang konso niya, ito last like for this one. 220 siya mataas. 230 to 2 pesos eh. So ilang percent yon? 15% na range. 15% range. Kung dito siya tayo sa 266, 250 area. Sukatin natin, ha. Oo, abangan po nyo yung mga patriotics natin. Yung recovery playbook. Ayan. Yan ang benefit dyan sa Patreon eh. Oo. Yung recovery playbook kasi para sa next bull market, medyo alam na this. Alam na natin yung maibubodega natin hanggat maaga-aga na pag-aaralan nyo na po. Kung 250 tayo magkoconso and we're looking at 15%, pasok pa rin.
15%, 20% pagka dito sa 3 pesos. Kung 250 sa 15%, probably ito, ano ba to? 285, di ba? O, pupwede rin dyan. Pupwede rin dyan. Pupwede rin naman, kung dito na tayo magkoconsol, let's say we're looking at 15% consolidation somewhere here, and we're looking at 15%, ayun, eto, sakto nga rin ito. So, observe lang ng konti ito. Wag, para sa akin, hindi ako magmamadali dito. Oo, hindi ako magmamadali. Pero kayo ho, ah, kung medyo naiinip na kayo, gusto niya lang bilid. Okay, kayo po. Tignan natin sa weekly, ha. Asan yung MACD? Ba't hindi pakita? Ayun. Tignan natin MACD sa daily. Pakambyo na, oh. Pero nahihiya. Oo, nahihiya. Pag hindi ho tinuloy yan, konso tayo. Pag hindi tinuloy inakyat yan, by next week, konso tayo, ha. Ayan ho yung gagawin yan. Pero pag kinambyo yan, konso pa rin. Pwede pa rin kasi mauntog dito, eh. Diba? Nakikita nyo, di ba? Yung bias na downward at saka konso, mas malaki kesa sa upward. Yun, yan yun. No. Kaya nga sabi natin, roll with the punches. Hindi ka pwedeng bullish. Pagka very downward channel, bullish ka. Ako, gugulpihin ka nito. Oh, yan, yan, yan. Ito po, baka pwede rin tayo mag-konso nito. Ito, 250 nga to 3 pesos. Sa weekly, ha? Pwede po tayo dyan, 250 to 3 pesos, mga titos and titas. Sisilipin lang natin in the coming days and weeks, no? At kung saan tayo pwede magbudega dyan, kung makakakita na tayo ng right timing. Yan ha, mga titos and titas. Abangan nyo po. Next is MM. Ito, yung kakambalto ko eh. Kambalto ko, Kickstarter. Ayan. MM. Sinusunod ba na ito yung W natin, Reco? Pwede pa rin. Pwede pa rin, ha? O, pwede pa rin, no? O. Nag-close tayo up ng 4% sa 285, no? Nag-close tayo ng 285, nag-low tayo ng 275, tight range. Again, ang sabi natin do sa mga nagtatanong, sabi sa akin, kanina nagtanong sa akin, Tito, nag-cross yung reds, yung yellows sa red, bullish po ba yan? Yes, tama po kayo, bullish po yan, no? Bullish po yan, kaya ho umakyat, no? Ilang percent na ba inakyat nito? Mga 5% na. Pero may resistance kasi siya sa 295, no, mga titos and titas. So mas bullish pag na-break yung 295. Okay, ang next ho niyan after 295 nasa 335 level na. Oh, yun ha. Yun, yun, malayo-layo 'yan. Pero pag nauntog sa 295, expect a consolidation 260 to 250, no, 250 siguro or 260 area dito sa red, sasaluhin siya. Magko-consolidate. Eh tingnan natin kung bababa dito sa W. Eh kung ganito lang ba 'yan? Pwede ba 'yan? Pagbigyan ko nga ito, adjust ko nga konti. Yan, pwede ba yan? Ang pangit ng W. Ang pangit ng W kung 250. Pero sa weekly, maganda. Pwede rin kasing ganyan eh. Pwede rin ho yan yung 255 area, ha? Mga titos and titas. So, wala pang MAC dito eh. Oh, yung masyado magmadali. Pero kung iba ho yung feeling niyo, syempre, kanya-kanya naman tayo. Kung iba ho yung feeling niyo, kung feeling nyo, male-left out kayo nito dahil nagro-roll out na to continuously and yung online stores nila, gumagana na yata. So, eh, nasa sa inyo po yan. Ano? Nasa sa inyo ho yan, mga titos and titas. Ayan, 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 ayan. Yan muna, yan muna. Napahaba na naman. Oh. Mga titos and titas, ha, salamat po ulit sa inyong pakikinig at dun sa hindi pag-i-skip ng ads. Ha, mga titos and titas, ha. Magkita-kita ho ulit tayo next week na. Next week, no, sa ating opening bell live. This weekend, I'll do a vlog about Bitcoin. Ayan, oh, yung pagsasama-samahin na natin para isang panoora na lang kayo ng Bitcoin. Ha? Oh, yung mga gustong mag-Bitcoin, sana may mga nakinig na. Ha? Doon sa nakakailang vlog na ako about Bitcoin, mga titos and titas, sana may mga nakinig na po sa inyo. No? At kahit papano, sinubukan nyo yung new asset class na yan. But tomorrow, or this weekend, we're going to do a extensive vlog about Bitcoin, mga titos and titas. Abangan nyo po. Okay? As always, mga titos and titas, ha? Trade wisely. God bless you all. Happy weekend! Bye!